balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Sa dinami-rami ng naging istorya sa labas ng ring, natuloy na rin sa wakas ang Lopez versus Cambosos. Sa kakatapos lamang nilang laban ngayong linggo, 28 sa atin dito sa Pinas, at Sabado 27 naman doon sa New York kung saan ginanap ang laban. Maagang uminit ang kampyon at na-warningan pa nga siya ng referee dahil masyadong rough yung kanyang ginagawa. At kahit nga tinatamaan itong si Cambosos, nasa harapan lang siya at sumusugal rin. At nagbunga na nga iyon sa mga huling segundo ng round dahil nang nasa lubong ni Lopez yung overhand right ni Cambosos, nakatikim siya ng knockdown. Natumba rin naman si Cambosos bago magbell pero ruled nga lang as slip. Sa second round, knockout pa rin ang habol ni Teofimo habang si Cambosos matyaga sa kanyang depensa at kumukuha ng timing para muling ipakain yung kanyang kanan. Sa third round naman, mas relax si Lopez. Siya pa rin naman ang umaabante pero kahit papano, mas maganda na siya ngayong magpatama. Sa fourth round naman, hindi man kombinasyon ng mga suntok ni Cambosos pero sunod-sunod at mas accurate. Maganda rin ang kanyang depensa dahil hirap kumonekta si Lopez. Sa fifth round patas lang, pareho silang nagpapalitan ng patama pero pwedeng nasilat ng Australiano ang kalamangan dahil siya ang huling nakita na nakapag-connecta ng klarong patama. Halos ganun nga rin sa pang-anim at pitong round. Maaring kapag titignan nga ang kanilang mga muka ay si Cambosos ang lugi dahil nga may bitak. Pero hindi po ganun ang kwento sa suntukan dahil napaka-epektibo nung kanyang ginagawang side-to-side movements at pagpili ng ibabatong suntok na makapagbibigay sa kanya ng puntos. Isa pang kapansin-pansin kaya hindi rin ganun kahirap magbigay ng round para dito kay Cambosos ay yung kanyang kaliwa. May jab rin naman si Lopez pero hindi nga lang sindalas ng ginagawa ng tinaguri ang Ferocious. Sa round 8 naman, bagamat outbox itong si Lopez pero sa last seconds ng round sa palitan nila ng suntok, groggy ang challenger. Unfortunately, inabot nga lang sila ng bell. Sa round 9 nakita na naman natin yung puncher's chance ng kampyon sa muli niyang pagkonekta ng solid sa may mukha ni Cambosos kung saan naalog ang kanyang ulo. Napasigaw ang mga fans dahil alam nilang nasaktan ang taga-Australia. Kaso hindi nga lang siya matapos ni Teofimo. At yun na nga sa round 10, natibag na rin si Cambosos. Nabasag ang kanyang balanse at bumagsak matapos siyang saluhin ng isang kanan sa may bandang tenga. Pero bilib din tayo sa kanyang tapang at tibay dahil nagawa pa niyang makasurvive at matapos ang round. Sa round 11, si Lopez naman ngayon ang nagka-problema sa may kilay. Bitak at pinatignan sa doktor. Pero dahil nasa gilid naman at sinabi niyang okay pa siya, kaya tuloy pa rin ang boxing. Sa 12 and final round naman, inilabas na ng dalawa ang kanilang natitirang lakas. At sa nakita nga natin, eh lamang ang outboxer na si Cambosos. Ngayon matapos ang 12 round ng umaatikabong aksyon, split ang naging hatol. Umiscore si Don Trella ng 114-113 para kay Lopez, habang si Glenn Feldman at Frank Lombardi na umiscore ng 112-115 at 111-115 ay para naman kay Cambosos. Kaya may bago ng nagmamayari sa IBF, WBC Franchise, WBA Super at WBO Lightweight Belts. Sa post-fight interview, sinabi ni Lopez na siya raw ang nanalo at alam nga raw iyon ng referee. Kaya ang unang itinas ang kamay ay siya, pero parang hindi naman yata ganon sapagkat mukhang nalito lamang ang third man in the ring. Dahil nga kasi parehong walang talo ang mga manlalaro, still ang unang salitang binigkas ng announcer para sa still undefeated na akala ng referee eh still champion. Ayon pa kay Lopez, sa tansya umano niya eh mga 10 rounds daw ang kanyang nakuha. Ganun pa man, sinabi nga na itong si Cambosos na kung gusto niya, pwede silang mag-rematch doon sa Australia. Pero ang sagot nga lang ni Teofimo, sa ngayon pahinga raw muna siya kasama ng kanyang pamilya at posibleng umakyat na lamang sa 140 pounds dahil sa lightweight ay pigado nga raw siya. Mga 2 taon na nga raw niya itong naramdaman at sana nga lang daw ay binitawan na lamang umano niya noon ang kanyang mga hawak na titulo. Prodigy, balitang Pinoy, Pinoy Boxing Prodigy.